guys, welcome back to my channel. And for today's vlog, mag-quick update po tayo sa lagay ng ating market ngayong araw na ito, no? So, magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po tayo mag-update, mag-like and mag-subscribe na po kayo dito sa ating channel para hindi nyo ma-miss itong ating daily updates at man-notify po kayo once na may bago po tayong upload, no? So, bukod pa dyan, pa-like and pa-subscribe na rin yung aking second YouTube channel, Wolfie ASMR, guys. Meron po tayong link dyan sa ating description box. I-click nyo lang yung link na yan to subscribe, no? So, ayan guys, may mga uploaded videos na po tayo. Pwede nyo na pong panoorin yan dun sa aking second YouTube channel. Samantala, balikan po natin tong ating market ngayong araw na to, no? So, umakyat nga po itong mga prices ng mga cryptocurrencies natin, including BTC, guys, na umakyat po ng 3.95%. At ang current price ni Bitcoin ngayong oras na to ay $22,413. Samantala, si Ethereum ay tumaas din po ng 5.26% ngayong araw na to. At umakyat po tayo sa $1,233. And yung ibang altcoins natin, as you can see, may mga nag-double digit pump po, kagaya ni Cardano, Solana, Polkadot, Dogecoin, no? Ang tataas po ng mga itinaas nila ngayong araw na to dahil na rin sa magandang balita kay BTC, ano? So ito nga po yung balita, no? Bitcoin price climbs to $22,500 after Fed 75 basis point hike aims to cap runaway inflation. So BTC and altcoins generated nominal gains after the Federal Reserve raised the benchmark interest rate by 0.75%, the largest hike in 28 years. So nakakatakot nga po itong inflation, no? Dahil tinitim po ng Federal Reserve itong inflation natin at naging maganda naman po yung impact ng balita na yan dito sa mga prices ng mga cryptocurrencies. So following the announcement from Federal Reserve Chair Jerome Powell that there would be a 75 basis point hike, the price of Bitcoin briefly spiked to 22,520 before pulling back to $21,500. Ayan. Pero as of today, nasa $22,482 po itong presyo ni BTC, ano? And so far, dito po sa ating 4-hour time frame, ay tumaas po itong ating RSI. Dati-dati, nandito po tayo sa may oversold areas sa may 4-hour time frame, pero as of today, ayan, umangat po tayo sa 41.20 yung ating RSI, no? So, as you can see, ito nga po, may apat na candlestick tayo. Ang nangyari po kasi dito, guys, kahapon ay nandito po tayo, no? And then, sinabi po natin na baka mag-pullback pa ulit sa $20,000 itong presyo ni BTC. So, nangyari nga po itong ating prediction. Bumaba po itong presyo ni BTC hanggang $20,000, no? So, specifically, that's 20,093. So, after that, guys, lumabas po yung balita sa FedEx and then umangat po itong presyo ni BTC. So, nandito na po tayo sa $22,507 ngayon. Samantala, silipin po natin itong ating one-day time frame dito kay BTC, ano? Kasi yung RSI po natin dito sa 4-hour time frame ay maganda. Pero tignan po natin dito sa one-day time frame kung may chance po na aangat na nga po itong presyo ni BTC. Okay, so far po dito po sa ating one-day time frame, ayan, mababa po itong ating RSI sa one-day, no? So, as you can see, nandito po tayo around 25 yung ating RSI. Nasa oversold ears pa rin po tayo, no? At yung ating MACD, guys, hindi po siya nagpe-perform ng maganda, no? To add it up, yung ating mga moving averages, itong yellow line na ito, and then itong blue na to, nasa taas pa rin po ng ating candlestick, kagaya dun sa ating 4-hour time frame, no? So, ang ibig sabihin niyan, hanggat hindi po nag-close yung ating mga moving averages dito sa ating candlestick, hanggat di po sila pumapailalim, although umakyat man itong presyo ni BTC, ay magpupullback din yan pa ibaba, no, guys? As you can see, ang alat po ng chart ni BTC dito sa one day, dahil halos lahat po ng ating candlestick, this is 2, 4, 6, 8 days po, ano, na losing streak po itong ating price kay BTC. Right now, nakita po natin siya ng green candlestick, pero tignan natin kung kaya pong
iangat pa ni BTC itong price niya, no? Ang tansya ko dito, mag-consolidate lang po itong ating market for the meantime. May mga pump tayo, guys, pero konting pump lang yan, magre-retrace din pa ibaba. Hindi po siya stable, no? At hindi rin po masusustain yan ng ating market. Now, when it comes to SLP naman, sa mga gusto pong mag-trade dito sa Binance, no? Sa BitGet at saka sa Maxi Global, meron po tayong mga referral link dyan sa ibaba. Kapag ginamit nyo po itong aking referral link to create your own account, ay makakatanggap po kayo ng mga perks at discounts sa lahat ng trading fees nyo dito po sa BitGet, sa Binance, pati na rin sa Maxi Global, no? Kasi meron po tayong affiliate program dyan at meron po tayong partnership with them. So, as you can see, dito po sa SLP, medyo umangat din po itong presyo ni SLP ngayong araw na to, no? So, nagkakaroon lang po tayo ng market consolidation dito sa price niya. Although, nakitaan nga natin na nag-bounce po itong presyo ni SLP dito sa area na to, which is $0.00340. Now, I think pwede pang umakyat itong presyo ni SLP, pero magbabounce din po ito paibaba, no? Kagaya ng sinasabi natin, yung moving averages po natin kasi, guys, ay nasa taas pa rin ng ating candlestick. So matatagal lang pa po ito. Aabot pa po siguro ito ng linggo, guys, no? Or mga linggo, parang 50 MA natin, ma-reach na po itong ating mga candlestick. Now, when it comes to our RSI, itong ating RSI dito sa 4-hour time frame ay maganda po, no? Dahil umakit po at nasa 51 na po tayo. Now, when it comes to the 1-day time frame kay SLP, tignan natin, no? Kasi mas matindi po ang impact ng 1-day, no? Compared sa 4-hour. Kasi immediate short term lang po yung mga 4-hour, hindi niya po nakocover yung mga prediction the following week, no? Kaya kailangan chine-check po natin yung mga time frame para makita natin yung kabuuan. Now, when it comes to 1-day naman, tignan po natin yung mga signals, no? When it comes to 1-day, RSI natin bagsak, nasa oversold areas pa rin po tayo, which is 30, no? MACD natin, it's not performing very well kasi tignan nyo, guys, oh, wala po tayong good signal ngayon dito sa ating MACD. Kapag nagsasalubong po kasi itong ating MACD at puro, guys, no? Puro mataas po itong ating volume dito sa buying pressure, yan po ang magandang signal. Talagang aangat itong price nila. Pero as of right now, no, wala po talaga. Itong ating moving averages, nasa taas pa rin po ng ating candlestick. So, please expect na magko-consolidate lang po itong presyo ni SLP or baka bumaba pa po, no? So, as of today, ang presyo po ni SLP, kung titignan po natin, dito sa Binance or Binance ay nandito po tayo sa 20 centavos. Umakyat naman po itong presyo ni SLP ng plus 4.85%, pero hindi pa niya po nakakompensate yung mga losses niya the following days, no? At saka yung mga nagdaang linggo talaga. Now, when it comes to AXS naman, nagkaroon po tayo ng konting breakout dito sa ating chart, no? So, may breakout po tayo dito sa $14.67. Umakyat po itong presyo ni AXS, no? For our time frame natin, guys, nasa 52 po itong ating RSI, which is good. Aakyat pa po itong presyo ni AXS, pero may chance po ito na mag-pullback din pa ibaba, no? Kasi yung mga moving averages natin ay hindi pa rin nagpapakita ng magandang signal. Now, when it comes to 1-day time frame naman, tignan po natin yung ating RSI, no? Kasi mahalaga pong makita po natin yung mga time frames po natin para masilip natin kung gumaganda po ba itong presyo ng mga cryptocurrencies natin in the daily basis or in a weekly basis. Now, when it comes to daily basis, guys, dito kay AXS, medyo mababa pa rin, no, itong ating RSI. Nasa 36 pa rin po tayo. Now, when it comes to ating candlestick naman, makakabawi naman ng konti, pero nandito po kasi tayo, no? Dito po yung losses natin, which is $22 and $32. Now, what I think about AXS, magko-consolidate lang po itong presyo ni AXS, no? Although, nagkaroon tayo ng konting pagangat ng presyo niya ngayon, magpo-pullback din po yan, no? Babalik din po tayo dito sa area na to. So, yan po ang ating update ngayong araw na to. If you find this video informative, please do not forget to like and subscribe. So, magkita-kita po tayo sa susunod na update.